Hello everyone, it's a happy Sunday morning na medyo gloomy at maulan ang weather natin ngayon. So, naisipan ko lang na magkaroon ng isang sit-down vlog, magmuni-muni lang tayo, and it's a perfect time for us to talk about God. Samahan niyo ako ngayon at tayo ay magkukwentuhan something new para ma-flip ang ating mga spirits at higit sa lahat para makapag-one-on-one din tayo. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Pag-hit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka kapag ka may bago akong upload na video, mga iba-ibang klaseng video. At higit sa lahat, huwag mong kakalimutan na bigyan ako ng thumbs up, pakilike ang aking mga videos, baka hindi ka pa nagla-like. At higit sa lahat, mag-comment ka for a better interactions. Ikakalugod ko po at tuwang-tuwa po ako na magbasa ng mga comment ninyo. At higit sa lahat, huwag niyo pong kakalimutan na i-share ang aking YouTube video sa inyong mga social media accounts. A few moments later. So, pag nagdadasal tayo, di ba? Lagi ninyong naiisip at pumapasok sa isip natin palapalagi yung Holy Spirit. What is it about Holy Spirit? Minsan pumasok lang sa isip ko to talk about the Holy Spirit. Ibibigay ko sa inyo ang aking research, what are the 9 symbols of the Holy Spirit. So, napaka-importante ito. Mabibigyan ko kayo ng idea, what are the 9 symbols of the Holy Spirit. And then mamaya, may i-share ako sa inyo. Napakaganda, what God says about you. So, if you pray, ano nga ba yung sinasabi ni Lord para sa atin? So, ayan. So, ang number one na symbol for Holy Spirit is the dove. He represents peace, purity, and harmlessness. Diba? The dove also signifies devotion. And according sa Holy Bible, ang sabi nila, the dove totally loves their mates. And just like Christ, Christ loves the church. Diba? So, yung characteristics ng dove, nayahalin tulad siya dun sa pagmamahal ni Lord. So, that's one symbol of a Holy Spirit. Number two is water. So, ano nga ba ang importance ng water? So, water is a cleansing stream. Water is life. Water is a vital part that plays a big role in our life. And it is the most plentiful substance all over the world. Water also cleanses and refreshes, just like the Holy Spirit who daily cleanses and refreshes us. So, ibig sabihin, yung water signifies, yung water, di ba, ginagamit yon to refresh and to clean us, di ba? So, parang yung Holy Spirit, inirepresent niya ang water kasi yung Holy Spirit is our daily freshness and it cleans us every day as we pray. Number three is oil. Oil is the light who brings healing power. Oil is the light who brings healing power, truth, and anointing. So, the oil also speaks for God's approval. So, yun yung ginagamit kapag ka sa mga healing, sa mga representations, importante ang oil. So, the oil speaks God's approval. Number four is the seal that we are purchased and owned by God. So, walang nagmamayari sa'yo kung di ang Panginoon. Because God created us. Create tayo. And the seal also declares our security, value, and authority in God. So, the seal also ratifies, guarantees, and confirms. Our number five symbol of the Holy Spirit is the wind. According to the Bible, unseen power, wind cleanses. He is both the breath and the wind of God. So, ito yung hinihinga natin. The wind is strength nor power but by the Holy Spirit. And the wind is the independent of man, unable to be controlled, just as by the Holy Spirit, cannot be controlled or manipulated. So, yung wind kasi, we can never control the wind. So, with the Holy Spirit. So, we can never control the Holy Spirit. So, it is one of the symbol sa ating Holy Spirit. And number six is the fire. Fire is indicating His continuous presence. He purifies, He protects, illuminates, tests, and judges. In Matthew 3 verse 11, John the Baptist said,
Jesus would baptize us with the Holy Spirit and with fire. Number 7 is the rain. This speaks of refreshing abundance and revival. So yung rain, importante din and represents the Holy Spirit because of refreshing abundance and revival. And number 8 is the river. The river is the abundance and prosperity. The river signifies abundance and prosperity. And it is a source of water that sustains life abundantly. So, napaka-important talaga ang water. And the last but not least is the dew. The dew is the favor, represents grace, and it also a refreshing symbol for Holy Spirit. Lumalabas kasi ang dew kapag kaumaga. So, it represents new hope. It represents abundance. Kasi yung dew sa mga dahon, it implies how powerful God is. Diba? So, those are the 9 symbols of the Holy Spirit. Sana may natutunan kayo. Pero bago natin tapusin, since today is Sunday, and every Sunday is a mass day, meron lang akong isi-share. If you are watching this, God is healing you. You are coming back better and stronger than ever before. And your struggles will be over. The power of prayer, according to God, is going to pour so many blessings into your life. This week, your life is about to take a positive turn. Then, if you pray again, God touch the body of the person watching this post, touch with healing, touch their finances, and open new doors in Jesus' name. If we pray, what is God telling you? So, God is saying to you today, I hear your prayer. You will receive the financial resources you need. You will be given the opportunity of a lifetime. You will experience healing in your body. You will see your dreams come to pass. God is saying you today, get ready for a life changing. It will change everything. It's elevation time. God is saying you today, you haven't seen nothing yet. What I have in store for you this week is going to be bigger, better, and more rewarding than anything you've seen in the past. God is saying you today, if you pray, everything will work out. I'm in complete control. I knew what the medical report says. I know what the financial situations look like. I see people who are coming against you. I know how big your dreams are. And hear me, clarity, I will not fail you. So, if we are going to pray, God knows everything about us. Our dreams, our aspirations, yung mga gusto mo sa buhay. Sabi nga nila, humingi ka at pagbibigyan ka. But, sometimes, no just means not yet. Dapat marunong tayo dun sa process na paghihintay. Nire-ready kasi tayo ni Lord sa ating mga pangarap sa buhay, sa ating mga aspiration sa buhay. Hindi lahat agad-agad ibibigay yan. If you pray and then you are asking for answers, hindi naman agad-agad yan eh. It will take time, but sabi nga nila, be patient during the process of waiting. Minsan, napapaisip tayo ang tagal-tagal kasi hindi lang naman ikaw ang tao. Hindi lang naman tayo yung nangangailangan. There are a lot. Kaya nga sabi nila, at present, habang maigsi ang kumot, marunong mamalok. Learn to appreciate things that you have. Maaring yung meron ka is bigger dun sa mga ibang tao. Yes, it's okay na magselos sa iba, but don't question God. Bakit sila meron, bakit ikaw wala? Why? Kasi pagka panganak daw natin, ang pangalan mo nasa palad na ni Lord, nakalagay na. And kumbaga, bilang father natin, He will never forget us. Meron at meron siyang pangarap para sa iyo na hindi mo ina-expect, mas malaki pa pala sa pinapangarap mo. Alam mo, sabi nga nila, di ba, dream big, mangarap ka. Alam nyo ba na napapaisip ako na kapag ka pala nagde-daydream ka about your dreams, about your aspirations, yung mga pangarap mo sa buhay, ang sarap mangarap, di ba? Ang sarap mangarap, endless ang mangarap. Alam mo ba na ikaw lang ang nakakaalam ng pangarap mo at pinapangarap mo? Hindi mo alam? Yun pala ay ibibigay ni Lord sa'yo. But learn the process of waiting. Lagi kong sinasabi sa inyo, do what is right. Sabi nga nila, patience is a virtue. God is saying you today, I am turning your pain into power, your fears into focus, and your difficulties into determination. What the enemy intended for evil,
I will use for good. Put your trust in me. I have a great plan for your life. You will receive sign today that things are actually working in your favor. It will be clear, evident, and direct. I will make way to you. Sabi nga nila, kapag nagpipray ka pala, God is making way into your side. Minsan, pagka may problema tayo, napapaisip tayo, no? Naalala pa kaya ako ni Lord? Yung mga ganun. Don't question God's perfect time. Lagi-lagi ko sinasabi, sometimes no means not yet. Always remember that. Doon nga sa unang vlog ko before, there are three things or there are three answers that God is sending us. The yes, the no, and the not yet. But minsan, napapaisip nga tayo, no sometimes means not yet. Kagaya ng mga inspirational na napapakinggan ko, always remember that God is always hearing you. Baka yung mga pinapangarap mo sa buhay, hindi pa panahon, hindi ka pa hinog para i-handle kung gaano kalaki ang pangarap ni Lord para sa iyo. Kasi minsan, napapaisip ka, ay, hindi na ako aasenso. Kasi, minsan napapaisip ka lang kasi na hindi naman ako napapakinggan. Pero kung tutuusin at kung titignan mo, maaaring ang understanding mo doon is, you are not yet ready. God knows that you are not yet ready to handle a big, big surprise or the big gift na ibibigay niya para sa'yo. Kasi alam mo ba, pag nagbigay si Lord ng regalo, yung siksik, liglig at umaapaw, baka hindi mo kayanin. Alam mo, may kukwento ako. One example, bago natin tapusin ang ating sit-down vlog na to. One example is, kung ikaw ay kagaya ko ngayon, tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. Hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo ganun kahirap. But we should be thankful. Kasi kahit papano, may naihahatag tayo sa kainan, sa hapag, para kainin. So, inisip mo na ba na magpasalamat, diba? Yung the moment that you open your eyes in the morning, it means na buhay ka pa, it means na meron pa, parating pa lang yung gift ni Lord para sa'yo. Alam nyo, may kukwento ako. Or, meron akong isa-set na example. Bakit nga ba kailangan tayong i-prepare ni Lord sa ating, sa mga surprise niya, sa mga gift niya sa atin? Alam mo, minsan, kapag ka nagbigay kasi si Lord tuloy-tuloy, sabi nga nila yung blessings mo, more and more blessings to come. Pero minsan, di ba, pansamantala, bakit yung blessings natitigil in just a snap, nawawala? Kasi sinusubukan tayo ni Lord, pinapahiram niya tayo. Ang lahat ng mga meron tayo, pera, kayamanan, power, kasikatan, lahat yan, pahiram lang ni Lord yan. He is observing us if we are doing the right thing. If we are giving service. Sabi nga, and if we still remember God after all our success. Ngayon eto isipin mo, kapag ka na-traffic ka, nakasakay ka sa jeep pag na-traffic ka, or si kuya na driver, walang diskarte sa pagmamaneho, hindi siya yung palikuliko or gumagawa ng ano. Di ba na nagagalit ka, lalo na kapag malilate ka na sa trabaho mo. Galit na galit ka, hindi lang dun sa sitwasyon na natatraffic ka, pero galit na galit ka kay kuyang driver. Ngayon, if you are going to think, hindi ka pa ganun kayaman, galit na galit ka na. Paano na lang kung milyonaryo ka o bilyonaryo ka at na-traffic ka o yung si driver mo medyo hindi makakuha ng way para mailusot ka dun sa example, important meeting mo kasi sobrang yaman mo. Eh di talagang ano ka na, manghahamak ka na ng tao, magsasalita ka na ng hindi maganda. So, ngayon mo isipin, ready ka na nga ba? Ready ka na ba sa surprise ni Lord? Kasi si Lord hindi nagbibigay ng surprise na maliit lang kasi anak ka niya. Pag nagbigay yan, sobra-sobra. Yung baka hindi mo kayanin, di ba? That's one thing na pagmunimunihan mo ngayon. Ikaw na nanonood, magmunimuni ka. Ngayon eto pa, bakit nga ba yung mga nanonood, yung mga nananalo sa lottery, yung mga one-time, big-time millionaires, most of them, hindi nagtatagal, nagiging mahirap din sila. Why? Kasi pahiram lang lahat yan ni Lord. Lahat ng pinapahiram, kailangan nating ibalik. Paano nga ba natin ibinabalik ito? Sa pamamagitan ng doing what is right. Pero minsan,
sa kasikatan natin, sa kayamanan natin, nawawala si Lord sa atin, nakakaligtaan natin. We hope for the best to each and every one of us, especially today. Let's pray for each other. God is saying you today, pray. God is saying you today, be compassionate. And God is saying you today to believe in the Holy Spirit and to believe in Him that He has the biggest plan para sa kanyang mga anak. At isa ka na dun. Isa ako dun, isa ka na dun. Maaring hindi pa ngayon, pero bukas, maaring ikaw naman. Ngumiti ka lang, i-enjoy mo lang. Maaring ngayon wala kang pera, maaring bukas meron na. Maaring ngayon sobrang yaman ng kapitbahay mo, huwag kang masyadong mainggit. Ipagdasal mo lang na sana Lord ako din. But learn the process, enjoy the process of waiting. God says to you today, drop a heart and like if you believe in what I am saying. Sana po mag-like kayo sa aking YouTube video ngayon. Medyo maulan lang, kaya nag-sit down vlog lang ako. And nag-rest tayo ngayon sa unboxing. So, ako po ulit, si Peeting TV. Ang isang simpleng buhay ko, ang mga simpleng video ko, ang mga simpleng kwentuhan natin. Sana nakakapagpangiti sa inyo. Sana naaabot ko ang mga kamay ng masang Pilipino. At higit sa lahat, sana may naibabahagi po ako sa aking kunting kaalaman para lang mapangiti ka, para lang mabigyan ng konting idea at technique naman para sa iyo. At higit sa lahat, sana makuha ko ang suporta mo. Hindi man 100%, pero sana makalabit kita para lagi-lagi kang manood sa aking YouTube channel. At higit sa lahat, para lagi ka pong mag-like. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na video upload. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vlog. Don't forget to pray and stay positive. Believe in God. Bye! Salamat sa panonood sa ating bagong upload na video. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakihit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka kapag ka may bago akong upload na video. Huwag mo din kakalimutan na mag-like, comment, and share my videos. Kita-kita tayo ulit sa aking susunod na video upload. Maraming salamat po!